pag-ibig ay isang biyaya mula sa Diyos na inaasam nating lahat. Ang pagmamahal mula sa kapamilya, sa kaibigan, at pagkasintahan. Dito sa burol na ito, umusbong ang isang pag-iibigan na hindi mapipigilan. Bata pa lang sina Daniel at Katerina, hindi na sila mapaghiwalay. Hanggang sa pagtanda nila, ang pagkakaibigan ay unti-unting humantong sa pag-iibigan. Isang ganap na pagmamahalan na hindi matatawaran, hindi mapapantayan. Isang pag-ibig na walang hanggan. Manager dun sa branch namin sa Olivares City. That's right. Oh, that's wow. Oh, diba? That's for a real deserved promotion. Thank you. Yes. Come on, let's enjoy. Let's go, yeah. Let's go. Thank you. We'll make ourselves at home. Yes. And you serve the best wine. Ano itong iniinom ko? Penfold's Grange. Magaling kang pumili. Ay, hindi ako. Lahat ng wine na iniinom natin ngayong gabi, si Marco ang bumili. Ayun! O, dahan-dahan ka dyan sa cheese. Baka masobrahan niya ng keso. O, ito namang ating kalyos. Ilabas mo yung brandy. Bago natin i-serve, lagyan natin ng konting brandy. Masarap yun. Congratulations sa successful party mo. Oh, thank you. See you around. Tita, asan po si Marco? May pinakuha lang ako sa loob. Don't you worry, iha. Padating na yung boyfriend mo. Alinggirinya, nandito na po ang mga tutulong sa party. Magandang gabi po, Alinggirinya. Ah, magandang gabi naman. Eh, meron pa pong ibang darating. Sinundo lang po ng ibang kasama namin. Pero parating na po. Sumama kayo dito sa amin. Alinggirinya, kailangan daw po na magsaserve ng ulam sa buffet. Ah, oo. Andito na sila. Magbibihis lang. Halika na, halika na. Sige. Tutulong kayo dun sa buffet table, ha? Oy. Para hindi. Kinet. Huwag kang maglilikot doon, ha? At huwag kang pupunta doon sa party. I'm sorry, babawi na lang ako. Kanina pa naghihintay yung girlfriend mo. Nakakahiya. It's okay. You're beautiful. Open pa. Hello. Hi. Ang gwapo naman pala na Sir Marco na yan. Kaya naman pala ang dami babae nagkakandara pa sa kanya. Eh kahit naman walang girlfriend yan, sa tingin mo, papatulan niya tayo. Hindi, no? Okay. Tito, yep. Try this. This is a Chateau Latour Premier Grand Cru. Nice bouquet.
How's it? It's very smooth. Good, huh? Saan mo nakakuha to? Chateau Latour is from the Bordeaux region in France. I think this is even better than the other one. Really? Well, pagdating sa alak, wala nang mas gagaling pa kay Marco. Don't you agree, John? I agree 100%. Which brings me to this new business I'd like to venture in. Why don't we talk? Why not? Let's go. Anong business yun? Kailangan mo ng loan? No problem. Approve agad. Hindi mo pa nga nakikita yung proposal. Inaprobahan mo na kagad. Basta para sa'yo, gagawin ko. No questions? No arguments from me. Ikaw hindi mo na ako kinukontra. It's because I love you. You know what? You're perfect for me. No. You're too perfect for me. Gusto mo? Maglakad-lakad muna tayo sa garden? Sige. Mauna kami, kukunin lang ako. Okay? Lalabas niyan. Sige na. Okay, hindi pwede kasi. Eh, Ate Emily, gusto ko lang makita yung mga itsura ng mga bisita sa labas. Eh, balita ko, yayaman daw nilang lahat. Ang gaganda daw ng mga suot, tapos ang lalaki daw ng mga alahas. Sige na. Hindi pwede kasi baka makagalitan ako. Umalis ka sa bahay ko ngayon, Del! At ayoko lang makikita yung pagmamukha mo. Estupida! This night was a disaster! I was humiliated! Alam naman nilang aksidente ang lahat. Hindi mo ko naintindihan eh. Hindi ko lumaking mayaman na tulad nila. Ang tagal kong pinaghihirapang mapabilang sa high society. At kahit napantayan natin ang yaman nila, hanggang ngayon, hindi pa rin nila ako maituring na kabilang nila. Tama na. Napaparanoid ka lang. Hindi! Sigurado ko! Margaret, huwag mo nang intindihin ang nangyari kanina. You better compose yourself, tapos bumalik ka sa party. Okay? Okay, Joseph. Marco? Marco? Ha? Pa, sandali lang. Babalik na rin ako sa party. O sige, huwag kang magtagal, ha? Sandali lang to, ma. Ay, miss, sandali. Yung sweldo mo, hindi mo pa nakukuha. Naku, huwag na lang po. Hindi ko naman po kasi natapos yung gabi. Ay, naku, kahit na pa, nagtrabaho ka rin. Marami pong salamat. Ay, ano nga pala ang pangalan mo? Emily po. Ma'am, pasensya na po talaga kayo, ha? Hindi ko po talaga sinasadya. Gusto ko nga sana kausapin si Madam Margaret para humingi ng paumanhin. Wag na! Kilala ko si Margaret. Hindi ka nun gusto mo munang makausap o makita man lang. Hayaan mo. Ako na magpaparating ng sorry mo. Maraming salamat po. Mauna na po ako. O, sige. Tita Virginia, nakita niyo po ba si Marco? Oh, akala ko magkasama kayo. Halika, hanapin natin. Ay,
Hindi na ho. Baka may kausap siyang importante. At saka gabi na rin naman sasabihin ko kay Mami at Daddy na mauwi na lang kami. Sige po. Oh, halika. Samahan kita. Buti hindi akong tinanong mo kung nasaan ang boyfriend mo. Sorry sa nangyari kagabi, ha? Ang dami gusto ko makusap sa akin, eh. It's okay. I understand. Madami na rin akong puno na biglay dito. Bala ko kasing dagdagan, kaya binili ko na rin yung katabing lupa. O nga pala, si Marco ang magiging in charge sa bagong business na to. Alam mo naman na bilib ako sa business sense ni Joseph. Pero biglay, hindi naman mabili sa market yun, ha? Gagamitin ko ito sa isang venture. Wine making. Bignay wine? Yes. Bignay wine. In fact, meron na kaming pine-ferment na ilang bote sa bodega. Pero masarap ba yon? At makakakumpit ba yun sa mga imported labels kagaya nito? Bakit, John? Masarap ba wine mo? Oo. Pero hindi ko kilala to, eh. Si Marco ang gumawa niyan. That's Bignay wine. That's impressive, Marco. Talagang you're a genius when it comes to winemaking. Thank you, Tito. And with the loan na ibibigay niyo for this venture, I can buy all the machinery, I can buy all the equipment to produce wine. Panyero, at pakaswerte mo dito sa asawa mo, ha? Talagang swerte talaga ako sa misis ko. Siya nagpalaki ng negosyo namin. Kung hindi, I'll still be a simple farmer. Pero, Pajero, I'm sorry. I think I have to turn down your application for a loan. What? Bakit, John? Because I want to invest in this. I want to be your partner. Oh. Right? Oh. Cheers. 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 Tanong po ng mga trabahador ng lupa dito kung kukunin nyo daw po sila o maghahanap po po sila ng ibang patutunguhan. Ako, mga Ernesto, kakailanganin natin ang maraming magtatrabaho dito. Kaya sabihin mo, kakailanganin natin sila. Ha? Ganda pong balita yan. Matatahimik na po yung mga trabahador. Mga Ernesto, sino yan? Si Emily po, anak po ng isa sa mga trabahador natin. Emily? Opo. Ikaw si Emily, di ba? Magandang araw, ho. Ako si Marco Montenegro. Alam ko po. Bakit mo alam? Eh, kilala naman po kayo dito sa bayan ng Olivares. Anong ginagawa mo dito sa bukit? Ito lang naman po ang trabaho dito, eh. Alam mo, hindi ka bagay dito sa bukid. Dapat sa'yo, nagtatrabaho ka sa opisina. Sir, gusto ko naman po yung trabaho ko dito. Sige ho. Sige tayo, maghugas na ho kayo. Sisimulan ko na yung apunan. Ito lang, anak, ang tanging paraan para ako makalimot. Ilang buwan nang patay si nanay, eh. At nasisiguro ko hindi niya magugustuhan pag nakita kayong ganyan, eh. Tiyak, gigirahin ako nun. Kaso, wala siya rito. Wala na siya. Tay, hanggang kailan ba yan? Baka ikamatay na ninyo yan, eh. Paano naman ako iiwan niyo na ako? Walang mayayari sa akin. Hindi kita iiwan. Oh, maiba nga pala ako ng paksa. Bakit kanina pa na yung usap sa ni Sir Marco? Ano bang gusto niya? Eh, ano pa? Mag-ingat ka sa kanya, ha, anak? Tay, kilalang kilala si Sir Marco sa buong bayan at alam nilang lahat na hindi siya yung tipong lalaking gumagalang sa babae. Hindi naman ako papaloko sa gano'n, ano? Mas matalino naman itong anak niyo, no? Matalino talaga ang anak ko.
Sayang nga lang eh. Natigil ka sa pag-aral. Pero di ba, liha mo? Gagawin ko ng paraan sa susunod na taon, ipapagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Kahit hindi na po, tay. Hindi, anak. Hindi. Pagka-aral ka, pangako ko sa iyo, sunod na taon, hindi kita bibiguin. Huwag kang halin tulad sa tatay mo, anak. Walang alam, mangmang, kaya tinan mo, habang buhay, nakatali dito sa lupa ng may lupa. Hindi po, tay. Tanda mo, mahalaga ang edukasyon. Kapag ikaw ay may natapos, hindi ka maituturing na inuktip. Hindi ka mapapagsamantalahan. Kahit na sino pa, hindi ka maaring apihin. Oh, saan mo ito mo? Hatid na kita sa bahay. Ah, hindi na kasi meron pa akong dadaanan eh bago ako umuwi. Salamat na lang. Sigurado ka? Oo, salamat. Pare, ah. Ano kong meron? Pare, trabaho lang. Hindi yun ang dinig ko, ah. Dinig ko, may pinopormahan ka raw babae. Ano na naman yan? Sino yun? Country lass. Ika nga, eh. Trabador nila sa bago nilang bilin lupa. Maganda ba? Pare, huwag na natin pag-usapan yan. Oh, inom. Ayaw niya talaga pag-usapan kasi balita ko, simple lang siya sa babaeng to. Ano? May tumatanggi na kay Marco Montenegro. Pare, wala na akong believe sa'yo. You've lost your touch. Let me tell you, gentlemen, it's all a matter of time. Okay? Sandali lang to. Relax. Para hindi masakit. Sige, pustahan tayo. Magkano? Ano? Anong magkano? Pambira naman kayo. Pati ba naman yung pagpupustahan pa natin? Huwag na. 50 pesos lang. Oh, 50 raw. Oh. Kayang-kaya mo na yun. Diba? Call ako dyan. Sige, 50. Ano? O, call. Sige, call! Call! 50, approve. Ha? Approve. Baka masyadong mahal yung 50, ha? Hindi. Mas mataas ang alcohol content nito. Gano'ng katagal na yung boteng yan, Ernesto? 7 buwan po, madam. Pero sabi po ni Sir Marco, hindi pa daw ito handa, eh. Mama? Sabi ng Papa, wala raw Christmas bonus yung mga tao natin. Iwan niyo muna kami. Apo. Marco, hindi mo ko dapat kini-question ng ganyan sa harap ng mga tauhan natin. And to answer your question, yes, wala silang bonus. Pero ma, ang laki ng kinita natin ngayon doon. Kailangan natin ng mas malaking halaga para sa winemaking business natin at doon natin ipapasok ang profits. So ano? Paano yung mga manggagawa natin? Well, maybe next year. Next year? Marco, ano ba yan? Sa diin ng pagkakapunas mo dyan, eh, parang gusto mo na yatang tanggalan ng pintura. Tita, ang sabi ng mama, hindi niya raw bibigyan ng Christmas bonus yung mga trabahador ngayong Pasko. Gagamitin daw niya yung pera para kapital sa winemaking business na yan. Eh, proyekto ko yun. Baka sabihin ng mga tao akong dahilan kayo wala silang bonus ngayon. Hindi naman lahat nagtatapos sa mama mo. Ano ba ang palagi kong itinuturo sa'yo? Dugot pawis na mga manggagawa nagbibigyan ng buhay sa lupang ito. Kung gusto mo, makakagawa ka ng paraan. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Sige. Salamat, sir.
Salamat. Merry Christmas din. Merry Christmas din. Sige, salamat. Manang Gloria, ano mo nangyayari? Kasi si Sir Ramonos na yun. Akala ko ba sabi ni Mang Ernesto hindi makakabigay si Madam Margaret? Bago ang isip. Kunin muna sa'yo dun. Emily, para sa'yo. Sige na. Christmas bonus ba to? Sige na. Merry Christmas, ha? Salamat po. Sige, muna na ako. Sir Marco? Oh. Nasaan ang motorsiklo ninyo? Binenta niya para makapagbigay ng bonus sa atin. Tay? Diyos ko! Ako bang hinihintay mo? Diyos ko, akala ko naman kung sinong aswang. Nagkuha pa namang aswang nito? Hindi naman kayo mukhang aswang eh. Galing aswang lang. Ang alin? Ha? Wala ho. Emily, huwag mo na akong hinuho. Eh, hindi pa sinasagot yung tanong ko. Ako ba yung hinihintay mo? Bakit ko naman kayo hihintayin? Emily naman, maglulukon pa ba tayo? Alam ko na may gusto ka sa akin. Hindi lang napahirapan ha, kasi may gusto rin ako sa'yo. Ano? Sir, hindi ba tapos na ang oras ng trabaho? Oo. At nandito ka sa pamamahay namin. Oo. Kaya siguro pwede ko nang sabihin yung matagal ko nang gustong sabihin sa inyo. Ano yan? Ang kapal talaga ng mukha mo! Akala mo kung sino kang hulog ng langit? Na lahat ng mga babae magkakandarapang sumama sa'yo? Sandali lang. Modesty aside. Eh, ganito man talaga lagi nangyayari. Ha? Pwes, ibahin ninyo ako! Ang taas din ang tingin mo sa sarili mo, ano? Hindi mo ako makukuha sa mga paporma-porma mong yan! At kung inaakala mo na porke binenta mo yung motorsiklo mo para maipamudmud mo yung perang bonus sa mga tauhan dito, eh, pagkakandara pa ako sa'yo, nagkakamali ka! Kaya nga, sandali lang. Nagbigay ako ng bonus hindi para sa'yo. Binigay ko yung para sa mga tao. At saka yung motor, hindi ko binenta yun para ma-impress ka sa akin. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa ating dalawa ang mas mataas sa tingin sa sarili? Ano ba ang ginagawa natin dito? Ayaw ba akong makita? Gusto, siyempre. Miss na miss kita eh. Ako ba na miss mo? Bakit? Wala. What's wrong? I'm sorry. This is not working out. I'm sorry. Anong sinasabi mo? Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? May nagawa ako? Wala. Wala naman pala eh. Bakit? Kailangan mo ng time? Mabibigay ko yun sa'yo, Marco. Huwag mo lang akong hiwalayan. Mahal na mahal kita. Jen, makinig ka sa akin. Hindi kita mahal. Sorry, gusto ko lang malaman mo ang totoo. Hindi ako naniniwala. Alam kong mahal mo pa rin ako. Baka nasasakal ka lang kasi napipressure ka ng mga magulang natin. Baka I'm willing to wait. Huwag mo akong hintayin. Hindi kita babalikan.
hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Listen to me. Mabuti na masaktan ka ngayon kaysa dumating yung araw na paulit-ulit ka lang masasaktan kapag pinilit natin ito. Marco, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Alam mo ba kung anong epekto nito sa atin? Sa pamilya natin? Labas ang pamilya natin dito. This is just between you and me. Alam ko naman na mahilig ka sa babae. Pero hinahayaan lang kita. Kasi alam ko naman na nasawali ako lang magiging babae sa buhay mo. At alam ko babalikan mo ako. Kasi Marco, ako ang totoo ba? Mahal mo ako, di ba? Ako lang. Herman, oh, buti na lang naisip mo magtayo ng kooperatiba. Isipin mo, nalagdagdagan ng pera natin kahit nang hindi tayo napapagod. Di ba? Pero alam niyo, ha? Ito, naisip ko lang, ha? Sana bahagihan tayo ng maliliit na mga lupa para sa atin. Yung talagang atin dito sa loob ng siyenda para maitalim natin ang gusto natin. Pwede ba yun? Parang malabo naman mangyayari yan. Eh kung kausapin po kaya si Sir Marco, matulungan tayo, oh. Eh, okay. Malakas ka doon, Mang Herman. Oh. Eh, tipong-tipong yung anak mo eh. Ano sa'yo yun, Mang Herman? Pero alam nyo ha, ang dami nang dumigaw dyan kay Emily ko. Naku! Pero ni isa, walang nakalusot. Kaya, yung Sir Marco na yan, hindi yan lulusot! Tuloy. So, sorry po, Sir Marco. Pwede po ba kayo makausap? Ano yun? Sir Marco, sorry po sa sinabi ko sa inyo nung isang gabi. Huwag mo nang isipin yun. Kalimutan mo na yan. Halika. Po. Halika. Tikman mo to. Ha? Sige. Sabihin mo sa akin kung okay ang lasa. Andali. Emily. Sa wine tasting, kailangan hawakan mo na mabuti ang baso. Yan. Dulo ng daliri. Ngayon, paikutin mo yung baso para makita mo yung wine. Tignan mo kung klaro. Tignan mo kung maganda yung kulay niya. Tignan mo. Sige. Amoy mo. Dandan. Dali mo yung baso sa ilog mo. Hinga ng mga tatlong beses. Sa pangatlong hinga mo palang maamoy yan. Aamoy putas? Sige, tikman mo. Inom ka ng konti, ibabad mo sa dila mo bago mo siya lunukin. Babad mo. Lunok. Anong lasa niya? Maasin pero masarap. Ikaw bang gumawa nito? Oo. Alam mo, Emily, gusto ko mag-aral abroad eh. Gusto ko maging isang master of wine. Sigurado ko, hindi ako kontrahin ni Mama. Hindi ba kayo magkasundo ng Mama mo? Alam mo, Mama, mahilig siya mag-control. Sa negosyo, pati na rin sa bahay. Ako hindi ako mapayag na control niya pati buhay ko. Kaya doon kami nagtatalo. Kabuti na lang, andun ang titahen niya ko. Magkapatid sila ni Madam Margaret, pero magkaibang magkaiba sila, no? Mm-hmm. Alam mo, Emily, si Tita Henya nagpalakit, nagpaaral sa mama ko. Nung mga bata pa lang sila, iniwan na sila ng lolo ko. Pinagpalit sila sa isang mayamang babae. At yan ang kinamatay ng lola ko. Alam mo, ang laking dagok niya sa mama ko. Kaya hanggang ngayon, ayaw niya na iniiwan siya ng kahit na sino. Kahit nga meron siyang asawa't anak,
Hanggang ngayon, ayaw niyang humihiwalay sa kanyang titahen niya. Kahit ako. Ninyo. Ang buo? Eh, wala nga eh. Di sana may buo. Anong nangyayari? Anong nangyayari dito? Ha? Eh, gusto ko nang kunin yung pera ko sa kooperatiba eh. Ayaw ibigay ng tatay mo eh. Diba? Ulitin ko sa inyo, mga kasama, yung pera po ninyo ay buo. Yun ho'y nakalagak doon sa rural bank sa bayan. Ngayon, wala lang akong panahon para maasikaso yun. Abay, panahon? Iba ka naman kung saan mo dinadala yung pera namin. Teka, sandali lang. Hindi naman magnanakaw ang tatay ko eh. Huwag na naman siyang paratangan ng ganyan. Ibabalik namin ng pera sa inyo. Sige, Emily. Dahil sa'yo, pagbibigyan ka namin. Pero Mang Herman, ha? Kailangan namin yung pera. Tagal na, siguraduhin nyo. Alam ko. Alam ko saan namin yan. Sige. Bakit na? Nasaan ang pera? Yung pera ng kooperatiba ay hiniram ko muna para ipagpagamot ang nanay mo. Eh, babayaran ko naman talaga yun eh. Kaya na ngayon na nga oh. Tay, akala ko ba ang sabi ninyo, ginamit ninyo ni Ina yung ipon ninyo para sa pagpapagamot sa kanya? Yung naipon namin ng nanay mo, ayan ay naubos na rin sa pagpapaaral sa iyo. Tay, hindi niyo dapat ginawa yun. Alam naman ninyo maunawaan ko na hindi ako makakapag-kuleyo. Pwede naman ako magtrabaho dito bilang trabahador sa hasyenda katulad ninyo. Hindi. Hindi mo maalis sa amin ang nanay mo. Latagan ka ng magandang kinabukasan, anak. Sana anak eh. Malas mo anak eh. Palpak ang tatay mo. Tay, hindi totoo yan, Tay. Napakabuti nga ninyong ama eh. Ako na ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo dahil ako ang naging anak niyo. Aayusin natin to. Nagbago na ang isip ko, Panyero. Hindi na ako mag-i-invest sa winemaking business ninyo. Akala ko ba ayos na lahat, Panyero? Akala ko din, but I have my concerns. Hindi ba si Marco ang mamamahala ng business na ito? Yes. Alam mo naman ang talent ni Marco pagdating sa alak. At alam din ng lahat na mahilig siya maglaro ng sports at kung ano-ano pang mga activities. Wala siyang focus. Tito, alam mo naman pagdating sa negosyo, seryoso ako. But I don't know if you will be responsible enough kung kaya mong panindigan ang business na ito hanggang sa huli. May kinalaman ba ito sa... Of course not, Panyero. This is business. Purely business. I knew it. Di ba sinabi ko na sa'yo, Marco? Maa-apekto nga na negosyo natin sa pag-split mo kay Jane. No problem. Maghanap tayo ng ibang investor. Joseph, ang tagal na natin naghahanap, walang interesado. Ang gusto nila, puro real estate. Eh, halos hindi ko na nga nakikita itong anak mo eh. Ano ba inaatupag mo? Babae ba? I'm sure walang kwentang babae yan. Lahat naman ng babae sa'yo walang kwenta kundi si Jane. Exactly. Dahil si Jane ang nararapat para sa'yo. Pero hindi ko naman siya mahal. Dati mo naman siyang minahal eh. Kaya kaya mo rin siyang mahalin ulit. Hindi ganun kadali yun, Ma. Marco, huwag ka masyadong mapili. Baka hindi mo namamalaya na huhuli ka na rin sa biyahe at tatandang binata ka. Tinan mo nga nangyari sa titahenya mo. Margaret, tama na sabi. Mm.
tutulungan ko muna si Inday magligpit. Alam mo, anak, ito lang may papayo ko sa'yo. Piliin mo ang babaeng pakakasalan mo. Kailangan mong isipin kung anong mas matimbang sa'yo. Si Jane at ang negosyo o ang babaeng mamahalin mo habang buhay. Hindi rin natin masasabi. Baka tama ang mama mo. Baka si Jane din pala yun. Ako na. Nakainom lang ang tatay mo. Okay na? Salamat, Sir Marco. Sir Marco? Di ba sinabi ko na sa'yo? Marco. Oh, madali naman, di ba? Salamat ho. Meron pala sa'yo. Sorry. Medyo nasiganay. Naipit kasi ng tatay mo kanina. Maganda pa naman eh. Salamat ha. Mauna na ako. Ah, Marco. Baka lang kasi sakaling libre ka bukas at baka kung wala kang ginagawa, baka ka ako gustong mananghalian dito. Sige. Alis na ako. Sa dulo ng walang hanggan, hanggang matapos ang dahilan pa man, ikaw ang siyang mamahalin. Lagi nang sasambahin, manalig kang di ka naluluha giliw. At kung sadyang siya lang ang iyong asahan mo nga ko'y di hadlang habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin yan, infinity. Walang hanggan. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Emily, mahal kita. Mahal din kita, Marco. Emily, will you marry me? Oo. Asahan mong ako'y di hahadlang. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito, Marco.
Huwag mo sanang sisirain ang pagtitiwala ko sa'yo. Dahil ibibigay kong lahat. Ang buong puso ko, ang buong pagkatao ko. Huwag mo lang dudurugin ang pagtitiwala ko dahil hindi na ulit mabubuo ang puso ko. Emily, mamahalin kita. Iingatan kita. Hindi kita lulukohin. Maging hanggang sa dulo ng walang hanggang. Walang hanggang. Siguro ka ba dyan kay Marco na yan? Mabait pong tao si Marco, tay. Tsaka mahal ko po siya eh. Wala akong problema kay Marco, anak. Kaya lang, naisip ko lang ah, pag kinasal ka na kay Marco, eh hindi namang si Marco ang pinakasalan mo. Papakisamahan mo na rin pati yung kanyang pamilya. Makakayanan mo kaya yun? Hindi naman daw po ako pababayaan ni Marco, tay. Sana nga, anak. Ito na ang pinakamalaking sugal mo sa buong buhay. Sana lumabas ang panalo, anak. Itong pinalig ko kay Jane? Oh my God, Marco. What were you thinking? Ma, mahal ko si Emily, so live with it. Kilala mo ba ang babaeng yan? Ha? Siya yung tatanga-tanga sa party ko noon. At isa pa, anak siya ng trabahador ko. Wala siyang pinag-aralan. Second year college at tinapos niya. So what? Importante sa akin, matalino siya, mabait, marangal, may paninindigan. Mas importante yan kaysa sa college diploma. Peperahan ka lang yan. I'm telling you. Stop it, Ma. Pwede ba? Hindi mo na mababagong isip ko. Now, if you don't like her, that's your choice. It's also my choice kung sino pakakasalan ko. At si Emily yun. Tama si Marco. Si Emily pinili niyang pakasalan. Hindi tayo. Kaya naman natin manirahan sa iisang bubong, di ba? Ma, listen to me. Kung hindi ko mabagong isip mo, that's okay. Ako ang aalis dito. Lalayo kami ni Emily. Layuan mo ang anak ko. Mahal ko po ang anak ninyo. Hindi ka mahal ni Marco. Niligawan ka lang ni Marco dahil sa isang kustahan. Hindi ako naniniwala. You're pathetic. Itong 50 pesos mo! Ayoko na ulit makita ka kahit kailan! Emily! Magbabayad ka! Magbabayad ka!